Douglas Cinema Productions ang trilogy horror film na Huwag Kang Lalabas. After 2 years nga naman, ngayon lang uli nagkaroon ng face-to-face press con at sabi nga ni Kim na namiss niya ang mga reporters na nag-i-interview sa kanya. Isa si Kim sa mga bida ng movie na may 3 episodes, Kumbento, Bahay at Hotel. Sa hotel episode, kasama ni Kim sina Jameson Blake, Brenda Mage, Donna Carriaga, Tina Parer, Rico Barrera, James Teng, at Alan Paule. Ipinakilala si Kim ng host bilang The Millennial Horror Princess dahil ilang horror films na rin naman ang nagawa ng actress in the past like Shake, Rattle and Roll, The Healing, U-Turn, at ito ang latest film niyang Huwag Kang Lalabas. Ask namin siya kung humingi siya ng tips kay Chris Aquino na horror queen at close sa kanya. Natatawang sabi ni Kim, busy si Chris at ayaw na niyang abalahin. Samantala, dahil uso nga ang mga nagpapakasal this year, of course, hindi nakaligtas si Kim na matanong kung may balak na rin ba silang magpakasal ng kanyang longtime boyfriend na si Sian Lim. Nag-try pang umiwas si Kim sa tanong, pero sinagot pa rin naman niya by saying, wala pa po. Di ko pa po alam. Dapat, si Sian ang tanungin. Nakakahiya naman kay Sian. And when asked kung ready ba siya saka sakaling mag-propose na nga si Sian, natatawang sagot ni Kim, ay, grabe naman po yung katanungan na yan. Tingnan na lang po natin. Mahirap naman pong umasa ng agad-agad. Pero, we love each other. Nakakatuwa si Kim at sobrang na-appreciate namin ang malaking ipinagbago niya. Kung natatandaan pa kasi namin, nung time na sila pa ni Gerald Anderson ang mag-boyfriend, todo iwas siya sa mga tanong ng press at parang naiirita pag nauurirat ang kanyang love life. Pero ngayon, kayang-kaya nang baklain ni Kim ang pagsagot sa mga pang-iintriga sa kanyang buhay. Maturity comes with age and experience talaga. Anyway, sa 2 episode ng Huwag Kang Lalabas ay bida naman sina Beauty Gonzales, Kumbento, at Aiko Melendez, Bahay. Kasama ni Beauty sa Kumbento sina Elizabeth Orepesa, Yasser Mata, Matet De Leon, Tanya Gomez at Marcos Madrigal. Sa Bahay naman ay co-stars ni Aiko sina Joaquin Dumagoso, James Blanco, Bembol Rocco, Dave Bornea, Aisha Cervantes at Suliman Cruz. Ang nasabing pelikula na yon ay ipalalabas ngayong December 25 at kasama nga sa Metro Manila Film Festival Entry. Kaya naman, tumutok lang at huwag bibitiw. Tila sa naging kasagutan na yon ni Chinita Princess ay hindi pa talaga siya handang magpakasal sa nobyong si Sian Lim. Marami pa kasi sila mga pangarap ng aktor. Ano naman kaya ang magiging reaksyon dito ng nobyong si Sian? Well, pakaabangan at pakatutukan ang mga susunod na kaganapan. Anong inyong magiging reaction sa balitang ito? Just write down below.